Sandali, Your Honor, natin si PDEA eh. Mismong si Pangulong Duterte, sinabi po niya yan, meron siyang impormasyon na yan. Bakit hindi natin ipatawag si Pangulong Duterte para, opo, Your Honor, Your Honor, Your Honor. Alam mo, I am tempted to invite the former President Duterte per your insinuations, pero ayaw ko magiging mapoliticize itong hearing natin. We may lose our objectivity here kapag papasokan na ito ng mga contending parties. I myself, being the chairman, I am identified with President Duterte. Pero, my God, with all honesty, I'm trying to be objective here. Kaya, please, huwag mo munang idamay yung former President Duterte kung gusto mong hindi mapasokan ng political color itong ating hearing. Ako, in all honesty, in the interest of fairness and justice and truth and everything, gusto ko. Gusto ko siyang imbitahan. Pero alam mong titingnan-tingin ng mga tao dito, mapoliticize yung hearing natin. So please, hindi muna natin, hindi natin abot. Even President Marcos na yung nakalagay dyan sa pre-ops ninyo, ay kung ako'y talagang gusto kong kuan, tatanungin natin siya, imbitahan natin siya, gusto kong imbitahan. Pero ayaw ko. Dahil nga, mawalan yung objectivity ng ating hearing. Maintain natin yung objectivity. Kaya at our level, kung kaya natin ma-resolve itong mga leakage na ito, please, Your Honor, ito no, Your Honor, yung sinasabi ninyo. Yung dokumento na yan, iniwan sa PDEA, iniwan ko doon sa PDEA. Magmula nung marilip ako doon sa IIS, nandun po yan. Kinuha, ganito po yan, Your Honor. Ito ang confidential. Kalawin kita. Yes, Your Honor. Ako being the chairman, naniniwala ako na yung papel mo is authentic. Yes, Your Honor. Naniniwala ako. Sabi ko na during the first hearing, na authentic yan. Klaro yan, pero may investigation. Ang tanong lang ngayon, kung sinong nangangalaga ng papel na yan, kung nasaan yan ngayon, bakit nag-surface yan sa ibang tao. Kaya ngayon, malaking papel mo dito, at saka sana si Maharlika, kung andito siya ngayon, para malaman natin talaga yung katotohanan kung sinong nag-leak niyang papel na yan. Ako, no question about me. Totoo yan. Kinukonfirm ko yung papel na yan. That's authentic. Nakikita ko. Ay, susugal ko yung aking buhay dito sa authenticity ng papel na yan. Totoo yan. Pero ang tanong ko, sinong nag-leak? Yun nga, Your Honor, eh. Kaya ako sumulat kay General Lasso. Para sabihin ko sa kanya na wala akong kinalaman dyan sa ano na yan. Yan. Sinabihan nila ako, tumawag ako sa kanila. Anong sabi ni Director Francia? I-deny na lang natin. I-deny na lang natin para hindi magulo. Yun po yung sinabi niya eh. So, andito Your Honor sila, Your Honor, kung... Bago tayo pupunta kay Francia, with the permission of Senator Jinggoy, I just would like to continue my questioning. Yes, please. You mentioned, kasi parang baka mawala tayo sa... Kwan, direction kung saan tayo mapunta. Mamaya, punta ako si Francia, pati si Curioso, at saka si Ma'am Maricel Soriano. Tapusin lang kita. You mentioned in paragraph number 12 of your position paper that after being halted, it was treated as ordinary case. Hence, shelved. What do you mean by treated as ordinary case? Ano ang standard operating procedure ng PDEA sa mga ordinary case? Kailan nagiging hindi ordinary case ang isang kaso? Nawawala ba sa pagiging classified information ang nature kapag natag as ordinary case? In this case, you classified it as confidential based on the markings on the said documents. Ordinary case, Your Honor, your treatment, kapag ka hindi na siya nagkakaroon ng follow-through. Kumbaga sa ano, yung kaso na yan, dumating lang at wala namang ano, andyan lang siya. Hindi kagaya, Your Honor, yung mga kaso, kagaya ng mga case operational plan, talagang pinupursige po namin yan.
halos araw-araw, gabi-gabi, talagang walang patid yung operation para lang meron kaming matuklasan. Okay. Hindi kaya yung kaso na yan, yung sa folder na yan, yung kay politician Bongbo Marcos, no, President Marcos, Your Honor, at saka doon sa actress Maricel Soriano, yan, tinrato lang po ng ordinaryo na hindi matuloy, hindi andyan lang, katulad po nung ibang kaso kagaya nan. Yung kaso doon, halos kasabay niyan na, ano, no, yung kapareho niyan, yun na wala ng Armalite sa Bagyo. Okay, sige. Okay na yun. So after the operation was halted. Yes, Your Honor. What happened to the information you gathered? Saan napunta ang mga documents na ginawa mo? Did you report your concerns to anyone within the chain of command? Doon lang po sa opisina. Alam naman po ni Director Plancha yun eh. Hindi naman po pwede hindi niya alam eh. Saan sa opisina? Doon sa Investigation Division po. Nandun po, may mga compilation po kami ng mga folders doon. Sama-sama po yun. Pinapatong lamang po namin doon noon yun. Doon lang po yun talaga, Your Honor. So sinabi mo... Wala naman ibang paglalagyan eh. Sinabi mo, the case... Sa limang pictures na yun? Ilan doon sa picture, Your Honor? Patay na ba? Mr. Chair? Patay na pala eh? Mr. Chair? Yes, go ahead. Pag-iing ito sinasabi ni Mr. Morales, double hearsay. Double hearsay naman talaga eh. Pinapangalanan niya yung si Maricel Soriano, Bongbong Marcos, Bong Dasa, galing daw sa informant niya. Tapos, Your Honor, sa pag kolekta namin ng mga information, ganun lang po ang proseso. Buti nga po, Your Honor, yung pagkakataon na yun, na-reduce po yun doon sa affidavit. Kasi nga po, ang purpose po ng pagkuha ko ng affidavit that time is para po doon sa application ng search warrant. Kaya po yun, deposition of witness po yung prepared na document, yung short statement na yun. Yung tinuturo po na condominium, hindi po sa basta-basta na lang magkakandakan anti-drugs operation. Kinakailangan po doon is search warrant. Kaya nga yung preparation po ng dokumento